Dingdong Bahan at JM Ibarra, mahindi nga ba pagkakaunawaan sa isa't isa dahil sa kanya-kanya nilang repost sa kanilang TikTok account? Marami silang mga repost na patama sa isa't isa, gaya na lang ng nirepost ni JM na "Don't bark if you don't bite." At ito din naman agad ang naging repost ni Dingdong. "A dog that barks means someone else is feeding it." Hindi naman confirm, pero match na match kasi ang repost ng dalawang ex-housemates. Marami sa mga supporters ni JM ang nakapansin na ayaw ni Dingdong kay JM kasi alam daw nila na ginamit lang ni JM si Fiang. Concerned lang si Dingdong bilang malapit na kaibigan ni Fiang. And Dingdong daw knows everything. Hindi daw ito magsasalita si Dingdong kung wala daw itong nalalaman. Pero hindi din magpatalo ang isang JM Ibarra dahil naging palaban din ito sa kanyang mga repost. Pero hindi din nagpapahuli si Dingdong sa kanyang mga tweet. "Masarap matulog kapag may malinis na konsensya. It's really how you treat other people. What makes you sleep at night talaga is top tier." At may post pa siya na tinawag niyang basura si JM. Anito, basurahan, bagong palit, pero basurahan pa din naman. Ang saya maglinis ng bahay. Hindi tuloy maintindihan ng mga netizens kung saan nga ba nanggaling ang galit ng Dongpat kay JM. Kasi in the first place, hindi naman daw ito inaaway ni JM. Insecure ba ito or takot malamangan? May mga nagsabi na di kasi nila kayang i-manipulate si JM sa loob at labas ng bahay ni Kuya. Tapos ngayon nakikita na nila na mas umaangat ito, kaya di nila matanggap at sinisiraan na lang. Based kasi sa mga observation ng mga netizens, naging manipulator kasi ang Dongpat gaya ni Natiris at Chas na kayang-kaya nilang i-manipulate. Hindi na kasi nila masulsulan si Fiang dahil nasa likod nito si JM. Kaya ito yung tinitira ng Dongpat at sinisiraan. Pero dahil matapang na nga si JM ngayon, ito naman yung kanyang repost sa kanyang TikTok account na "Too much attention, make a donkey think he is a lion." Kaya walang preno na talagang para kay Dingdong ang patama na yun ni JM. Halata din naman na marami nang manipulate na mga ex-housemates ang Dongpat. Kung isa-isahin daw, halos lahat gaya ni Najan, Kulit, Therese, Julie, and Jazz. At ang pangit lang sa naging ginawa ng Dingdong dahil JM Fiang ang tinira nila, na alam naman nila na hindi din magpapatalo ang mga supporters nito. Alam natin kung gaano kalaki ang fandom ng JM Fiang, ang fandom ni Fiang at ang fandom ni JM. Kaya for sure, madadrag lang ang pangalan ni Dongpat pagdating sa mga supporters nito at hihilahin sila ng todo para mas lalong i-bash. So yun muna yung pa-update natin guys for today's video. Again, this is Philos TV. Thank you for watching.